Basketball Lovers, good day! Ayon nga sa PBA Hundago, ang tropang Giga at ang Blackwater Bossing nagne-negotiate daw para sa isang blockbuster trade. Tara guys, pag-usapan natin yan. Welcome to my sports channel, this is Percival Monteron at your service. Sa hindi pa po nakakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo para maging updated sa kwentuhan at huwag kalimutan i-click ang notification bell button. At bago nga natin umpisa ng kwentuhan, shoutout muna tayo kay Ma'am Rochelle Bacos. Ma'am, marami pong salamat. Kay Sir Yornel Belches, Scott Ranger, Anthony Lakialon, at si Mr. Catalino Nisnisan. Marami pong salamat sa walang sawang pagsuporta. Ayon nga sa sports website ng PBA On The Go, ang tropang Giga nagne-negotiate or nakikipag-usap sa Blackwater Bossing para sa isang blockbuster trade. Ayun nga, sa usap-usapan, si Basir Amer, Richard Escoto, at Carl Brian Cruz ang kukunin ng tropang Giga para sa isang blockbuster trade. Lingid nga sa kalaman ng karamihan na ang tropang Giga ngayon is kulang ng isang point guard at isang power forward na magko-complement kay Jason Castro dahil nga wala pa ang number 4 pick ng tropang Giga na si Mikey Williams. Hanggang ngayon nasa United States pa ito o sa Amerika, hindi pa alam kung matutuloy ba ang nasabing player kasi nung mga nakaraan ayon nga sa kanya hinihintay niya ang vaccine para nga makadiretso agad ng Pilipinas, pero mukha yatang naglaro pa ito sa isang liga doon sa Amerika na kung saan kasama nito si Chris Brown, kaya naman mukhang malabo na yatang bumunta pa sa Pilipinas ang nasabing player. Kaya naghahanap ngayon si Kostya Tres ng isang point guard at stretch four na makakatulong sa kanyang lineup para sa kampanya sa All Filipino Cup. Ito na nga si Basir Amer na kung saan malaki ang matutulong nito pagdating sa point guard position, lalong lalo na hindi pa 100% si Jason Castro. At pagdating naman kay Carl Brian Cruz, malaki ang maiaambag nito para magkasama ni Kelly Williams sa ilalim at mag-back up kay Poy Eram. Sa height nitong 6'4 to 6'5 at meron outside shooting, malaki ang matutulong ni CBC sa tropang Giga. At kasama pa daw sa package si Richard Escoto, ang nakababatang kapatid ni Russell Escoto na may height na 6'4 hanggang 6'5, naglalaro ng 3 and 4 position. Kung sakaling matuloy ang trade, hindi papayag ang Blackwater na hindi makukuha nila si Troy Rosario. Ito ngayon ang main target ng Blackwater Elite para sa package kina Basir Amer, CBC at Richard Escoto, at kasama daw na makukuha ng tropang Giga, rather ng Blackwater Elite, si Ping Eximiano at ang future picks. Marami ang nagsasabi kung sakaling matuloy ang trade, ipamimigay lang daw ng Blackwater Bossing ang kanilang mga asset sa tropang Giga. Kung mapapansin nyo po, si Poy Eram galing din po ng Blackwater Elite, ngayon nasa tropang Giga na. Mukhang ang Blackwater Elite daw ang farm team ng tropang Giga or ng MVP group. Kaya marami ang naghihinayang makukuha ng tropang Giga si CBC at Basir Amer. Malaki ang matutulong nito sa kumpanya ng Blackwater Bossing. Bakit ipamimigay lang nila kay Troy Rosario na kung saan hindi naman maganda ang ipinakita noong karaan PBA bubble? Alam naman po natin na sa trading block ngayon si Troy Rosario dahil sa hindi consistent na ipinapakita nito. Kaya kung matutuloy ang trade na ito daw,
luging-lugi ang Blackwater Bossing. Marami tuloy ang nagsasabing baka may under the table ito. Kaya naman, puro si Guido ang Blackwater Bossing na matuloy. Meron ba ba daw plano ang Blackwater Bossing na makuha ang kampyonato sa PBA? O nagmamarketing strategy lang ito kaya kinuha din nila si Andre Paras? Ano ba talaga ang position ng Blackwater Bossing sa PBA ngayon? Yan ang mga tanong ng mga fans na nagmamahal sa liga ng PBA. Bakit dapat daw ituloy ang trade kina Blackwater Bossing guard Baser Amer at Carl Brian Cruz kasama si Richard Discoto, samantalang kapalit lang si Troy Rosario at Ping Examiniano plus future picks papunta naman ng Blackwater Bossing? Ano sa tingin nyo guys? Dapat bang ituloy ang trade? Comment na sa baba ng video para malaman natin ang inyong mga kasagutan. Hanggang sa muling kwentuhan, this is Percival Monteron at your service. Maraming salamat po.